ang extreme sports enthusiast na si Dwight Bayona, 26 na taong gulang na nang tanggalan ng kanang paa matapos maipit sa go-kart. Year 2008, I was doing go-kart. I was doing my laps, tapos may kasabay din ako. And then may isang driver na bumangga sa barriers. I went down my cart trying to help that someone. And then someone from the back lost control of her cart and hit my leg. Yung paa ko na sandwich sa dalawang go-karts or dalawang sasakyan. Upon the accident, I saw the foot and sabi ko sa sarili ko, puputulin to. Having this kind of prosthesis, which is built for active lifestyle, didn't change a thing about me riding a bike, about me surfing, about me doing some things that I love. I have to recuperate, I have to heal. After a month, I was able to have my leg again and then walk. My family, my friends are always there. So the adjustment period was smooth. Ang chef naman na si Maricel Apatan, tinaga ang dalawang kamay dahil sa away sa lupa. Nasyak po ako, umiyak ako, parang wala ng mundo. As in po, parang hindi ako makapaniwala na ganun po ang nangyari sa akin. Paano ko gawin lahat ito para malampasan ko nga kung ano po yung ang kailangan kong, lalong-lalo na po pagiging pag-chop, kailangan ng dalawang kamay para po matapos ko yung mga gawain ko. Pero hindi po ako nagpahuli. Yun, pinag-aralan ko paano gawin ang knife skills at pagluluto sa kusina. Samantala, ang TikTokeris na si Sean Beltran, mahigit 40 kilos na bukol ang tinanggal sa kanyang balikat dahil sa osteosarcoma na isang uri ng bone cancer. Ang nangyari po sa akin last year po, ng July, na-diagnose po ako ng stage 3 bone cancer osteosarcoma. Parang lumaki po siya ng lumaki, yung bukol ko. Akala ko po pilay lang, nagigim po ako hanggang sa hindi ko po pinansin. Ngayon po parang lumala po siya ng lumala. Hanggang sa naging stage 4 bone cancer. Yung bukol ko po, umabot po siya ng 45 kilos. Parang bumagsak po yung mundo, parang sobra, parang hindi ka makapaniwala na ganun yung mangyayari sa'yo sa isang iglap na parang babaksak lahat ng pangarap. Dasal na lang ako, sabi ko, Lord, kayo na po bahala sa akin. Kung ano pong plan niyo sa akin, sabi ko, kayo na po bahala. Ayun po. Mahirap man ang kanilang pinagdaraanan, hindi naging hadlang ang pisikal nilang kabawasan para ipagpatuloy ang buhay na kinagisnan. It challenged me, and of course, being an active person before the amputation, I want to keep that lifestyle. Pilit ko pa rin pong inakaya. Kaya ko yung mga sayaw, kumantay, binabalik ko po lahat. Binabalik ko pa rin po yung dati, hindi pa rin po ako tumutuloy. I always want to help people if I have the means. Especially now that I'm an amputee, lalo niyang pinag-alab yung gusto ko na tumulong, lalo na sa mga kapwa ko PWDs na mas nangangailangan. At laglong yung nawawalan ng pag-asa sa buhay. Para tulungan ang kapwa nila persons with disabilities, namigay ang grupo ni na Dwight, Chef Maricel at Sean ng mahigit 1,000 wheelchair sa Laguna at Quezon. Pumunta kami sa Santa Rosa, Laguna in celebration of the International Day for PWDs. Namigay kami doon ng 500 wheelchairs at total of 550 pangkabuhayan packages para sa mga kababayan nating PWDs. Sa Lucena, Quezon, namigay naman kami ng wheelchairs at saklay sa mga PWDs doon. At the same time, namigay din po kami ng pangkabuhayan packages sa mga PWDs. Masaya po kami sa Alagang Akay Foundation na nakatulong kami sa mga PWDs na kababayan natin. Masaya po kami nung makita namin silang sobrang na-appreciate nila yung tulong namin. Parang pangalawang pamilya ko na po sila. Sa kanila nakita ko po yung kung ano yung talagang ano ng akay. Yung kahit PWD, tulong-tulong pa rin. Pinatunayan ni Dwight, Maricel at Sean na hindi hadlang ang pagiging PWD para ipakita sa mundo na may pag-asa. Do not lose hope. Maputol na paa mo, maputol na kamay mo. Ang dapat na hindi mawawala sa'yo ay pag-asa. Hinding-hindi niya bibigayan kung alam niyang hindi mo kaya. Never give up. It's not the end of the world na i-give up mo na yung buhay mo. No. I put
first God in me. Mm-hmm. Yun ang pinaka-importante sa buhay. Lagi ko sinasabi sa sarili ko na, Sian, kayang-kaya mo yan. Kahit may nawala ka na isang kamay, meron ka pa isang kamay. Ang kwento ni Dwight, Maricel at Sian, magsilbi sanang inspirasyon sa lahat. Maligayang Pasko! Ako si Emil Ordonez. I stand for truth.